Enrique Luces. Okay, this company comprises of top chefs whose mission is to be involved in community, educational institution, food service industry, to bring cooking into people, building their future on culinary world. Their campaign is to open the mind of energetic young people, their passion for food, life learning skills in cooking, creating entrepreneurship program to meet the demands and sustainability of a growing nation. The company offers a complete package on putting up a solid concept of a business plan, personally mentored and trained by high caliber professional chefs whose expertise range from management, culinary, service, operation, and financial planning. So let's welcome Chef Enrique Luces. Hello, good afternoon to everyone. To all the viewers here at the PERS Philippine Natural and Organic Expo. So anyway, on the third part of our Top Chef solution offering you for today, it's how to make a salsa verde. So anyone of you po ba familiar? Salsas, yung mahilig pong kumain ng mga appetizers. So what we're going to do right now is to make a local version of the salsa using local ingredients that you can find here in the expo. So ano-ano po ba yung products na meron tayo dito? So we have green leaf lettuce, we have nacho, then we have green bell pepper, next one it's a green tomato, so we have onions, what else? Jalapeno or chili, siling haba in Tagalog. So we have kesong puti. So for the vinegar po natin, it's sukang pinakurat. We have for the oil, virgin coconut oil. And then for the sweetener, it's honey. And salt po for seasoning lang. So it's very easy to prepare. So most of us are, pag kumakain, let's say bili na lang. Pero naturally, kung available naman at your home, yung standardized recipe ng foreign brand, you can substitute in a local brand. Which means, ano ba yung difference? So healthy na siya, alam nyo pa kung paano na-prepare yung food. So pag pinakain nyo sa pamilya nyo, sa anak nyo, whatever guess na meron kayo, it's easy to define kung paano siya ginawa. So yun lang po. So to start, so with me po it's Chef Macdo. So siya po yung gagawa for the vinaigrette. So for the honey, transfer po natin sa mixing bowl. Yung pong in terms of sweetness or diet nyo, it's up to you. There are some people who like for their salsa na maasim. Sa ibang salsa, gusto nila matamis. Sa ibang salsa naman, gusto medyo spicy. So for the using of coconut oil, so ano po ba yung advantage niya? This is a cold press coconut oil. At the same time, it's very healthy. Pag ginamit nyo po yung coconut oil na to, basically, dapat kung kailan nyo na lang isa-serve yung paggawa ng salsa. Kasi basically, ang virgin coconut oil po, very sensitive yan saan? Sa lamig. So magugulat kayo pag sobrang lamig ng temperature, but namumuo. So it's the best use, it's what? Before service time, saka nyo gawin yung salsa. Unlike other vinaigrettes po, pwede siyang itago sa chiller or freezer. Chiller rather. Pero yun nga lang, ito po yung difference naman. Magkakaroon ng curdle effect. So baka magulat kayo bakit namuo. Pero ang difference po, pag nag-tow down po yan, yung temperature ng init, nag-normal, babalik po sa dati. Next one is suka. So ang substitution po natin, kung di available yung sukang pinakurat po ito eh, any local na suka po would do. Even it's cane, even from tuba, okay lang po yan. So sabi nga natin, yung availability ng product on your area would be useful. So iwi-whisk lang po siya, para mag-emulsion, mag-infuse po yung oil, yung flavor ng honey, at the same time, it's the flavor of the vinegar. So yung pong mga materials naman, if ever, let's say, ayaw nyo ng salsa verde, which is from the word green, you may use naman po, it's the, ano, the red tomato. So you can flare your ingredients naman, it depends on the availability din. Pero it's easy to find. Bell pepper, siling verde, then what else? The green bell pepper. So yun po. So you need to mix all together.
and chopped the vegetable. So, yung nabibili po na salsa or vinaigrette sa mall, sometimes ready-made na. Di po ba? And I'm not sure kung magkano yung price, but if you check the price, it's very expensive. Sabihin nyo, ba't ganito siya kamahal? Ang idinidefine po sa atin ngayon ng organics, it's very expensive. Kasi mas mahal po yata ang gamutin ka sa ospital rather than na mag-practice kayo ng healthy living. So, sabi nga po ng iba, kapag natutunan na yan, maganda nating gawin. So, what else? So, mini-mince po niya, slice, yung ano. Pag gumawa naman po kayo ng salsa, if ever, i-disregard po muna natin yung paggamit ng olive oil or virgin oil. Pwede pong iset aside, tumatagal po yan sa fridge. Kasi ang form po ng preservative natin, which is tanggap naman, preservative from vinegar, preservative from honey, and no cooking at all. So yan naman po. But if you want to use the cooking way, pwede rin po. May mga salsa pong niluluto. Ang magiging disadvantage lang naman po kapag yung shelf life niya yung tagal, it's very minimal. Pero yung mga salsang niluluto po, tumatagal siya. So which is, mas maganda din kapag pangmatagalan yung gagawin. Yan. So, na-mix na po the vinaigrette and the vegetable. So, yung preference nga po natin sa seasoning, prerogative nyo na po yun. No? Ano ba yung gusto nyo? So, for the source of saltiness, pwede po manggaling dun sa cheese, if ever. Kasi ginamit ko po dito, it's quesong puti. Pero instead po sa foreign yan, ang gagamitin nila dyan, parmesan. So, mahal din po yung parmesan. So, ang advantage nga po, local tayo ang setting. So, mas maganda, local branding din, which is very healthy. So, for the plating, so, gagamit po siya na bunch of lettuce for the beddings. So, it's very easy to do. It's good for parties. Let's say, sa mga events. Yan. Even at your home. Kung gusto nyo in a daily habit, syempre pag nasasawa din kayo, ibang flavor naman, pinakamahirap daw po yung maging vegetarian. So just laying down the lettuce and for the nachos, yan. So ang health benefit po nito, most product po na nandito, it's very healthy. Yung natural way of growing their products at the same time promoting the local product natin dito. Yeah. So for the presentation po, ayan, of course, as a chef po kasi we play with the ingredients. We wanted to deliver it in a good looking condition. So on top of it po, ayan, lalagay niya yung quesong puti. Then the vinaigrette base on top. So, yung po may mga alternative diet na pag kumain po ng nachos, most of the time, ang diet po nila dyan, it's eating what? Chili con carne. Sometimes, lots of cheeses, which is manufactured by commercial companies. So, true with this, medyo maiiba yung diet source nyo. Di po ba? Yun nga lang, kapag hindi tayo cultured kumain on this type of dishes, mas mahirap pong mag-antay na kung kailan na-recommend ng doktor, saka nyo i-adapt. Pero on my practice po, kahit wala naman akong sakit, pero ang target ko it's to learn. Parang soft drinks din yan. Kung ayaw nyong habang bata pa daw, pwede uminom kahit ano. Pero pag may sakit na, saka nyo babaguhin yung diet. Mahirap pong mag-adapt. Pero ang pinaka-the best, culture yourself to eat organic. So ayan po at the end. Just to give some presentation po, it's very colorful and most of it, kung mapapansin nyo po, it's green. Kaya ang tawag po natin dyan, nacho in salsa verde. So, yan po, a very simple and healthy recipe that provided by Top Chef Solution. So, for those who want to ask any question, open po naman, just in case. Hanggat nandito pa po kami sa stage, Top Solution. Any question po from the guests? Wala.
Yung availability po ng products dito, yung pong coconut oil, galing po yan sa ProSource International. Available po siya dyan. For vinegar and honey, ADC, Booth 89. Doon po siya nanggaling. Pinakurat po yan. Then for the vegetable namin, it's from the Costales Nature Farm over there. And for the nachos, it Gold and Grass Corporation. So it's along the area lang po. Kung if you wanted to buy those ingredients na if ever, hindi nyo nahahanapin sa labas. So, any question po? Wala, nahihiya yata sila. But I do believe po na meron kayo natutunan on a simple demonstration that we provide on this day or this afternoon. So, thank you very much po for your listening and viewing us here on the stage. So, in behalf po of the Top Chef Solution, ito po yung booth namin. We offer services po, culinary programs, training, cooking shows. And for this event, kami po yung napili nila, Top Chef. Okay, thank you, Chef Luces. Palakpakan po natin ulit. Okay. Yan. So, if you have any questions, punta lang kasi sa booth 55. Okay? So, yung next natin is yung rack balancing. Rack balancing, Sir Ildefonso Vista and Leandro Inocencio. So, habang hinihintay po natin ang rock balancing set up, we'll just reiterate some announcements. So first, we wish to invite you to free photography of your products for labels or publicity shots. Please go to Booth 57 and our SOAP volunteer and photography consultant will attend to you. Offer is good. Pamilyang Pilipino, hakbang patungo ng asenso, pagkain ligtas at marinis, kalusugan natin ay sagip. Isang pangarap, isang layunin, kalikasan natin mahalin, sama-sama nating balawakin. Spread organic agriculture.
nature. Gravity is one natural phenomenon that acts as an invisible grip governing our planet. These rock sculptures would seem to defy gravity, when in fact, it is the same force which holds them together. Rock balancing is a performance art in which stones are piled. Out of the numerous fundamental forces of nature, gravity is one natural phenomenon that acts as an invisible grip governing our planet. These rock sculptures would seem to defy gravity, when in fact, it is the same force which holds them together. Rock balancing is a performance art in which stones are piled into sculptures without any adhesives, making them look physically impossible. Simula ako mag-rock balancing noon. Nung nagla-landscape ako ng garden sa bahay. Kasi yung mga bato na nahakot namin, na napunta dun sa lugar namin nung panahon ng undoy, ginawa ko siyang parte nung garden namin para mas maganda. Ngayon, yung mga paso kasi sa amin medyo matataas. Ang ginawa ko, yung bato sa likod ng paso, hindi siya makita. Kaya pinatong ko yung bato sa ibabaw ng isang bato para makita lang siya sa landscape para medyo maganda. Hindi ko napansin na yung point yung nakatayo hanggang sa pinipicturan ko yung mga nagagawa kong sculptures. Tapos nagkaroon ng isang medical mission sa amin. Ngayon, ang haba doon ng pila doon sa medical mission ay inip yung mga tao. Nag-isip ako, baka pwede kong ilabas yung mga sculptures. Sabi ko, para ma-entertain yung mga tao. Hanggang sa may mga lumalapit na ng mga bata sa akin na kumukuha na rin ng bato tapos pinapatong na rin nila. Lalo akong na-encourage na mag-rock balancing. The trick to rock balancing lies in looking for the rock's natural center of gravity. Then, you can manipulate the rock by trial and error until it appears weightless and stays in place using only innate balance. Kailangan mapunta dun sa pinakang kanto. Ganun lang ang konsepto ng rock balancing. Kailangan mo lang maibigay ang weight dun sa pinakang kanto, mararamdaman mo maglalakas. The enthusiasm of these two environmentalists led them to conduct workshops, teaching the secrets of rock balancing to people of varying ages. So una, mahirap siyang gawin kasi lalo na beginner ako. Tsaka isa pang nakakawala ng kapag maingay yung paligid, so hindi ako masyado makapag-meditate. So nahihirapan akong i-balance yung rock. Nung una, naramdaman ko parang mahirap eh. Pero nag-focus na ako sa ginagawa ko at naramdaman ko yung nababalance ko na siya. Parang nagiging masaya ako at nagagawa ko din yung nagagawa ng iba. Aside from bringing pleasure and amazement to people who see it, rock balancing is also said to be therapeutic in nature. The concentration required to build a sculpture isolates the artist from ambient noise and nurtures meditative presence and mental well-being. Diba sa meditation, kailangan i-clear mo yung mind mo. Sa rock balancing naman, kailangan lang nakafocus ka sa isang bagay lang. Yun yung gusto mo siyang i-balance sa ganung position. So yun yung hahabulin mo. Hanggang sa yun na lang ang iniisip mo. Merong isang babae, matandang babae sa amin, isa siyang doktor. Nakita niya yung rock balancing, yung mga balance rocks sa bahay. Sabi niya sa akin kung pwede raw ako maglagay sa bahay niya. Which is ginawa ko naman. Nung na-install ko yon, siguro mga after 2 weeks, tinatawag niya ulit ako. Ang sabi niya, dagdagan ko pa daw. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, kasi daw parang natutuwa siya kapag nakikita niya yung mga bato. Tsaka siguro yung effect din ng meditation sa kanya, nawawala daw yung stress niya. Sa tingin ko para sa akin, habang nagbabalance kasi ako, halimbawa maingay, o may iba akong iniisip, o meron akong nararamdaman, pag nagbabalance kasi ako, lahat, nawawala lahat yon. Siguro sa sobrang focus ko rin sa parang nasa isang lugar lang ako na tahimik,
Tapos payapang-payapa yung loob ko. Yung ganun. Na pagkatapos ko mag-balance, positive na yung nararamdaman ko. Since rock balancing stimulates curiosity from almost everyone who sees it, Leandro and Ildefonso took advantage of it and used their art form to proliferate their environmental advocacies. Ang Journey for the Trees, ginawa namin yan noong 2009. So, ito kasi parang tree planting activities lang. Pero hindi siya nag-stay lang dun sa Journey for the Trees eh. Kasi nagkaroon kami ng iba pang activities katulad ng medical mission, clean-up drive, gift-giving activities, yung rehabilitation ng Mount Sembrano, mga ganun, kasama namin ang mga mountaineers. Bali, merong isang foundation na tinatawagan kami para, alimbawa, magturo sa mga kabataan, sa mga estudyante, elementary students, about environmental awareness. Hindi namin masyadong sasabihin na komplikado na, oh, gumamit tayo ng solar energy, okay din. Pero yung sa mga maliliit na bata or kahit sa matatanda na, bakit hindi natin simulan na sa sarili natin, huwag tayo magtapon ng balat ng candy, mga ganun. Ganun lang kasimple. Reminder lang para makapagsimula tayo sa sarili natin. Rock balancing not only serves as their medium to teach others, but it has also become a source of personal fulfillment for these two individuals. Yung fulfillment ng pag-rock balancing, na meron kaming nai-encourage ng mga kabataan at mga tao para pangalagaan yung kalikasan. Yun yung isa sa mga talagang binibigyan ng diin namin na gusto namin i-share yung art, na i-share namin yung advokasya namin para sa mga tao na alagaan yung kalikasan. Nabago ang pananaw ko sa nature. Mas malaki yung respeto ko na sa kanya kumpara dati na parang bahala na kung ano man. Ngayon, hindi eh. Parang hindi ko kailangang isisi sa ibang tao kung bakit nasira yung kalikasan. Unang dapat sisihin ko sarili ko kung hindi ako gagawa ng paraan para maiayos to. Simple lang naman yung gusto mangyari namin sa Rock Balancing Philippines. Yung may share lang talaga sa kahit sino na makaharap namin or makapanood sa amin ng ginagawa namin. Hindi lang yung balance rock, hindi lang yung sculpture ang makita nila. Kung hindi yung mensahe niya na kailangan natin pangalagaan ang sarili natin para mapalagalagaan natin ang nature. Na yung mga tao, pag nakakita ng mga bato, kahit hindi nakabalance, ang maiisip nila yung alagaan yung kalikasan. Kasi sa panahon ngayon, di ba, may mga bagyo, may mga lindol, maraming kalamidad na dumarating sa atin. Kasi sa kapabayaan din natin eh. Gusto naming ma-achieve yung mabuhay tayo sa tahimik at saka mapayapang bansa, mundo, para sa mga susunod na henerasyon. Na kapag dating nila sa mundong ito, makikita pa nila yung mga dapat, yung mga nakita natin. There certainly is no miracle or trick to this performance art, just pure gravity working its magic. And while those gravitational threads keep these stones together, we are constantly reminded of the natural wonders this earth has to offer. Kahangahangang katangian ng ilang mga kababayan natin dito sa Tanay ay ang kanilang pagiging malikhain. Hindi lamang sa larangan ng painting o music, hindi may kakaiba sila ditong form of art, ang art of rock balancing.
isang form of art na maaaring bago para sa iba sa atin. Pero dito sa isang restaurant sa Tanay, makikita ang art of rock balancing na nagpapahiwati ng pagpapahalaga sa kalikasan. Nakikita nyo ba itong mga bato sa paligid ko? Mga nakabalance lang yan na rocks. Kapag binunggo ko yan, matutumba yan. Ayoko kasi sabi nila, pag hindi ko raw nabalik, hindi na ako pwedeng umuwi. Subukan natin. Ano ba itong rock balance? Ito yung isang form of art na ang tawag nila ephemeral form of art. Kasi yung rock balancing, hindi siya yung permanente. Kumaga, inilagay mo siya, yung bato, binabalanse mo siya, pero pagdating nung time, biglang may darating o may makakakita, hawakan niya yung bato, babagsak siya, ganun. Kailangan mo uli siyang ibalik. Yung rock balancing, hindi siya yung isang simpleng art lang na parang ipinatong mo lang yung bato. May pagkakataon na kailangan mong kunin talaga yung center of gravity niya. Ito mang mga nakabalance na rocks dito, sinong gumagawa nila? Bali, ang nagsimula ng rock balancing dito sa Tanay ay si Lien Innocencio. Inintroduce niya sa akin yung form ng art na siguro mga 2 months ago. Ngayon, nung magsimula kami, doon na ako na-engganyo doon sa art na yun. So yun, pagbalik namin dito sa Tanay, sabi ko maganda siguro i-introduce natin sa Tanay yung art ng rock balancing. Dahil 2 months pa lang siya, ano naman na naging feedback ng mga taga-Tanay? Marami na bang nakakita? Yung mga nakakita, bigla sila nagulat, paano daw nagagawa yun. Tapos may mga sitwasyon na ang ginagawa pa nila, pwede daw bang itulak? Binibiro na lang namin sila, pwede naman. Pag dinalaw mo, ibalik mo na lang. So, natatawa sila, ayaw na nilang galawin. Pero yung talagang purpose nung paggagawa namin ng rock balancing is naggawa kami ng isang activity para sa tayo, which is the journey for the trees. Yung rock balancing kasi para sa iba, imposible magawa, di ba? So doon namin ipinapasok yung the journey for the trees, which is hindi imposibleng maitayo yung bato . Yung bato, pag nakita mo, basta mo nakuha dyan, itatayo mo na ganyan, imposible para sa iba. Ganun din yung nature para sa amin. Hindi imposible yung ibalik natin yung balance sa nature. Tama! So, tignan natin kung talagang wala bang pandikit tong bato na to. Makaka-